Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-relatives. Andito na naman po tayo sa ating area, ano? So itutuloy lang natin 'tong ginagawa namin kahapon. Pagkakabit ng greenhouse. So bali mag-welding na lang kami ngayon. Puro welding na lang kasi kahapon nailiot na namin lahat. Hanggang dito sa kabila. Ayan. Sana matapos namin to ngayon para silupin na lang yung ilalagay natin. Magsisimula na po tayo, mga ka-relatives. Grabe, ang init na naman. So may apat pa kaming tatapusin, tapos maglalagay na lang ng plastic. May tanim din pala silang sili dito, sultan. Ayun yung bayo ko at saka utol ko, magli-layout na sila ng lalagyan ng breeze.
dito na to, mga ka-relatives. Ayan o. Ang haba pala nito ay 30 meters. Tapos 25 na mga tubo. Ang presyo pala lahat-lahat nito sa tubo, bakal, cellophane ay aabot ng 200,000 pesos. And anim na greenhouse yan, mga ka-relatives. O ganun lang kabilis yung pera. Pero yung materyales sa kanila na yung lahat. Sila na ang bumili. Tinawag lang kami para trabahuin itong kanilang greenhouse. Kasi yung bayo ko, yun yung pinakasample sa kanya, yung greenhouse niya. Nung bumisita sila dun sa amin at nagustuhan nila yung pagkakagawa. Yan. Yung bayo ko yung tinawag nila para magtrabaho din dito sa kanilang greenhouse. May isa pang greenhouse doon sa may malapit sa bahay na yon. Kaya lang, nagdadalawang isip kung ipapagawa niya sa amin o sa iba nila ipapagawa. Ayan yung sa kanila o. Oh. Yung mga bakal na yon na nakabaluktot. Yan yung ikakabit doon sa malapit doon sa bahay. Bali, kinontrata pala to ng bayo ko ng 15,000 pesos itong anim na greenhouse na yan. Pero sa amin yung generator tsaka yung welding machine, pero yung welding rod sa akin na yun, sa may-ari. Ayan yung dalawa. Oras pa lang natin ay 12:30 pa lang ng tanghali. So ayan, puntahan natin sila para samahan dun sa kanilang ginagawa. Kumuha pala kami ng welding machine kanina na isa, kaya lang hindi pala kaya nung makina, yung tawag dun, basta yung makina na umaandar, hindi kaya, parang nabubulunan, kaya hindi na namin ginamit. Kaya isa lang yung ginagamit naming welding machine, kaya medyo mabagal. Maganda sana kung dalawa para mabilis ang trabaho. Sabay ang pag-welding sana. Kaya nung sinubukan namin kanina, wala, hindi kaya. Kaya shout out kay pinsan na nagpahiram ng welding machine. Kaya lang hindi namin nagamit. So ayan, natapos na naming na-layout. Welding na lang 'yon mamaya. Punta lang tayo dito sa taas. Titignan natin yung iba nilang tanim dito. Dami pa lang langgam dun sa pwesto ko kanina. Rono din yung gamit nila dito, mga ka-relatives. Yung ginagamit nilang pantulos. Ito yung kanilang kunda, mga ka-relatives. Yan. Hindi naka-tray yung ginawa nila. Tapos ito yung isa. Oh. Ito yung itatanim nila dun sa may greenhouse na ginagawa namin. Tapos dyan naman, di ko alam kung anong itatanim nila dyan. Ang ganda ng kanilang beams. Ayan, no? Green na green simula sa puno. Ang linis pa ng kanilang beams. Halos beams ang tanim nila dito. Ito pala ang malaking beams production dito sa aming bayan. Halos dito sa lupa na to. Yan, nakikita nyo na yan. Simula dyan sa bahay na yan. Hanggang dyan sa taas. Iisa lang ang may-ari.
Yung naka-green na yan, yan ang may-ari. Ang luwang ng lupa nila. Tapos ang source ng tubig nila, dyan sa ilog na yan. Oh. Dyan sila kumukuha, dun sa pinakataas naman ng ilog na yan. Dun sa tinatawag nila ditong malusit-lusit. Ayan, mga ka-relatives, magsisimula na tayo para matapos na kaagad. Sayang ang oras. Agro kita yun, ha? Ay, yun nga to. Ang bilanag ko, ha? Nagkunwari, stroll-stroll lang ba? Let's go! So minute ground. Subukan kong mag-welding, mga ka-relatives. Pero kapon nag-welding ako, sumakit nga yung mata ko eh. Kaya lang hindi naman grabe. Hindi tulad doon sa iba na halos hindi makakita pagka ganitong malakas ang init ng araw. A few moments later. Pauwi na po tayo, mga ka-relatives. Ang tamang ayos lang ng gamit. Ang oras po natin ay 6:45 ng hapon. Iuwi natin tong isang welding na yan. Hindi naman nagamit. Balik na natin dun sa may-ari.